Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito na naman po ako. Ako ang iyong kaibigan mula dito sa Santa Ana, Cagayan. Si Richard Paminta. Kumusta po kayong lahat? At gusto kong magpasalamat sa mga nakapag-subscribe na sa aking channel. Ngayong hapon, ipapakita ko sa inyo yung simpleng bakod ko na ginawa ko mula sa Kawayan. Kasi pinakurang ko to para yung mga manok ko ay hindi sila lalabas dito sa backyard namin. So, eto na. Sinimulan ko ito kahapon, tapos katatapos ko lang gawin. So, magpapakain na ako ngayon. Nagpakain na ako ng manok ko kanina, kaya lang kinulang yung pakain, ipinakain ko, kaya bumili ako. And then, titignan ko kung gusto ko nilang kumain. So, ayun, let's go. Pasok tayo sa loob. Nakapakain na ako kanina, kaya lang parang nakita ko na nabitin yung pagkain nila dahil naubos, so sumaglit akong bumili. Then titignan ko kung gusto pa nilang kumain. Pero ang mga manok ko lang na nandito sa baba ay yung mga native. Yun o yung unang pinakawalan ko. Okay. So January ako nag-start mag-alaga ng manok. Susubukan kong ilagay dito sa baba lahat ng mga manok. Titingnan ko kung gaano na karami yung napakalagi kong manok mula noong January. So ito ang tingin ko dito gray, pero sabi naman ng pinagbilang ko blue daw, blue. So yan, isa yan. Sige, subukan ko nga first time nilang umapak yan sa lupa. Uy, nahabol siya ng eto, laki-laki. Saglit lang, hinahabol kasi siya ng dito. Yay. Dito. Hinahabol kasi nito. Kaya yay, doon muna. Ilalagay muna natin ito. Tali natin ito yan. So, minsan hindi ko na naipapalabas yung mga iba kong mga manok. Ito, ang laki nito. Native na lagay muna natin dyan para hindi niya ibuli yung mga ito po. So yung dalawa, asan na yung dalawa? Asan na sila? Eto mga, eto malalaki to, mga hybrid yan, no? Yan. Uy, uy. Matapang. Matapang-tapang yan. Uy, uy. Matapang ka. So, yan. Nakapagbaba ko ng tatlong hybrid. Ang mga to naman ay mga Rhode Island Red. Uy, 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 hilig ako, ay ako na. First time nilang magkita-kita dito sa labas. Ayan, mga Rhode Island Red yan. Mga Rhode Island Red yan. Yan, no? Yan. So, doon na lahat ang mga manok ko. Native Rhode Island Red. Yan. Yan o. Kumain na kasi sila kanina.
Pagkakataon nilang kumain. Doon na sila, oh. So, baguhan pa lang ako sa pagmamalok. So, hindi pa ako ganong marunong mag-alaga. Kaya lang, matutunan naman yun. Ang kinakailangan lang, obserbahan, tignan kung ano yung pangangailangan ng mga manok. Yan, oh. Doon na sila. Labit mga sila, tignan mga dito. So yun, nag-start ako January. So yun na yung mga manok yung malalaki. Yan. So yung may nilagay ako sa paa, pag yellow, yun yung mga Rhode Island Red. Tapos kapag black naman, yun yung mga hybrid. Tapos yung wala na lang kinseng, ayun na lang yung mga native ko. Nandun na sila. First time nilang umapak sa lupa, kaya parang gusto nilang para, oy, may naglalaban. Lalala. Uy, matapang. Uy, matapang yung matatapang itong mga native na manok. Tapos mayroon marami ding mga native dun, matapang. Ayan, kumakain na sila, oh. So, natutuwa ako, ganito na yung mga manok ko. Hindi ko nahahalata. Nag-start lang ako January mag-alaga. Parang hindi ko napapansin kasi nakakulong lang silang lahat. Pero kapag binitawan ko na pala sila dito, marami-rami na rin sila. So, nasa Ruskin Bar, yung apat doon na native. Lima, anim. Ito, walo, siyam. Yan na, ganito na kadami yung manok ko. Maliban pa dun sa 10 grama ko dun na mahigit 1 month na malalaki na. Halos covered na yung katawan nila ng balahibo. Tapos may bagong sisiw din ako na Rhode Island Red, BPR, tsaka Black Australorp. So yung isa naman doon, may nanay, may inahin. Anim yung anak niya dati, kaya lang nalagas, namatay yung mga sisiw niya, so isa na lang yung anak. So parang umuhuni-huni na sila ng kakagano-ganon, parang ewan ko kung kailan sila mangingitlog, baka 1 buwan o 2 buwan pa mangingitlog na sila. Ayan. So, hanggang dito na lamang ang aking vlog ngayon. Maraming salamat sa panonood. At ako ang iyong kaibigan. Thank you so much sa mga nakapag-subscribe na sa akin. At pakiconsider na rin sa napagawi sa aking vlog na mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. Thank you so much. God bless everyone. Lagi nating tatandaan. God loves us so much. Lahat ng hihilingin natin, ibibigay niya sa tamang panahon. Mag-ingat po tayo lagi.